some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Ako muna, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Sabay-sabay. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about by every wind of doctrine, by the sleight of man, cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Let's pray. Maraming salamat sa mga salita ng Panginoon. Pag-aaralan namin ngayong umaga, yung katapatan, maraming salamat po, Lord. We pray na kayo po magpapala sa bawat isa, makikinig, na talagang gustong malaman ang inyong kalooban sa aming buhay. We pray na kayo po'y kilos. So, tawarin niyo po ang bawat isa sa aming mga nagawang kasalanan. At kayo po'y maggagabay sa inyong lingkod ngayon sa mga maikinig pa ngayon. Ay malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. So, good morning. Medyo meron na late tayo, no? Extend lang ako ng mga 10 minutes siguro. Okay lang. May pagkain naman tayo dito eh. Amen. Nainip na ba yung mga bago natin? So, sana bumalik pa kayo, ah. Ngayon baptism, medyo matagal. So, ano lang naman to? Mga 45 minutes. So, title po nito is No More Children. No More Children. Pero puto tayo children dito. Ang ibig sabihin ko po dyan, malalaman nyo mamaya. Pag sinabing no more children, hindi na mga bata. Hindi na mga bata. Gusto nyo ba maging bata? Eh, bata ako eh. Pero kayo ba, eh, pag 10 years from now, bata pa ba kayo? Laika, ilan taong ka na ngayon? 7? Top ka rin ba sa klase nyo? Hindi naman. 7, 10 years from now, ilan ka na? After 10 years, ilan taong ka na? After 10 years? Plus 10, 7 plus 10. 17, may kilala ko 17. Si Ate Army mo, ilang taong na? Hindi mo alam? Naalala niyo si Armin ng ilang taon? Ilang taon daw? Parang ganun, 17, 16. Ha? Ate mo, di ba? Ganun ka nakalaki, mas malaki ka pa kaya, no? Si Ate Rika, malaki ni. Yung 13 pa lang to. E paano pag na ganun na to? Lalaki ka pa ba? Ano ba yung babae? Hanggang kailan? 21. Lumalaki ba? 21? Ano sinano eh? Alam ko ano lang, mga 15. Stop na kayong lumaki. Lalaki yung 21. Yung 22. Lalaki pa ng konti si Riga. So, what yung panasabi yun? Kasi, mga bata, ang pinaghahandaan nyo, hindi yung kabataan nyo. Okay, ngayon, okay yung bata kayo. Kasi masaya nga ako, may apat akong anak. Nakutuwa ako dito. Pero pag lagi ko nakikita si Peter, nakikita ko, laki na. Si Stephen, ang laki na. Dati, baby lang to. Napalitan ng diaper. Stephen, ngayon, laki na, di ba? So, lahat kayo lalaki. Kaya ang ating goal, anong goal natin sa buhay, mga bata? Paghahandaan nyo ba yung pagiging bata nyo? Ano paghahandaan nyo? Kasi sigurado kayo, magiging matanda kayo. Ano paghahandaan nyo? Diba? Kahit bata pa kayo, paghahandaan nyo na isang araw, magiging katulad kayo ni Pastor. Yung kalaki. O Nanay Mayan. Nanay Joan. Ganun na kayo kalaki. Anong ginagawa nila? Lalaro-laro pa ba sila ng ML? Hindi na. Wala nang panahon doon. Mabira. Si nanay, ang aga pa lang, gising na. Okay, magtawa. Alam ko naman eh, pinakita niya sa akin eh. So, iiyak pa yung bata. Napalitan ang diaper. Natakot na si Pamela.
Tapos, so mapatidla pa ako ng kape. No? Tapos maglalaba pa. Magsusundo pa ng bata. Ang bira, no? Tapos may mas maliit pang bata, si Aiden, malaki-laki na yan, kaso wala nang daya pero yan, kaso ganun din. Pag tumaya, pag nagpupuya, nanay, finish. Oh, hindi pa marunong magano eh, minsan yung kuya niya na naghuhugas. Ang hirap maging adult, di ba? Pag lalaki ka naman, ay, kailangan natin ng ano, pera, di ba? Sinong walang problema sa inyo sa pera? Nakikita kayo doon, parang wala kayong problema eh, no? Basta, kasi, mabuti ang Diyos, amen? Pero yung mga tatay, yan ang problema naman. Saan kukuha ng pampaaral? Saan kukuha ng, di ba, puro pera. Mayroon mag-iaral. Paghindaan nyo, okay? So, hindi lang yan, hindi nga lang tayo mga ordinary, ano eh, mga tao, di ba? Pag Kristiyano ka, hindi ka lang naghahandang magkaroon ng tabaong maayos, naghahanda ka paano maglingkod sa Diyos. Di ba? So yung pagkakaiba na sa iba-iba, ano lang eh, passive lang eh. Basta may buhay na, palaro-laro na lang yan. Basta may pagkain na, may konting ipon, okay na. Wala nang iisipin iba yan eh. Isipin na lang kung saan gagastos yung pera nila. Minsan ba ganun? May mga ganun. Gusto nyo ba yung ganun? Darating din kayo doon talaga. Pero yun nga, maganda, alam nyo kung pag dumating kayo sa ganong stage, di ba? Hindi, alam nyo yung gagawin sa pera nyo, alam nyo yung gagawin sa buhay nyo, sa oras nyo. Amen? Ganon, hindi, paglaki mo, ay, nakita ko yung mga kapitbahay namin, mga nanay, chismisan at chismisan. Paglaki ko, ganon din ako. Tatalunin ko pa yun. Umaga pa lang, chismisan na. Kahit sa church, chismisan. Parang pangit, di ba? Makinig. Best friend ba kayo? Ano ngayon pala nakita si Abby ulit? No? Saan ka ba banda si Abby? Ah, tabi doon? Magkaharap? Doon ka sa kabila? Doon sa malapit sa Pure Gold? Bira, puro ano pala to? Mga tindahan na to. Ha? Yan. Kasi magdala kayo ng pagkain, ha? Hindi. Nagluluto pala ito, eh. Okay, so kaya pag-usapan natin yung umaga, paano tayo hindi maging bata? Diba? No more children. So, hindi ko sinasabing nakakasal yung mga bata. Minsan, oo. Diba? Pero minsan nakakatuwa din. Pero, hindi yung paghahandaan niya. Ang paghandaan niya, yung pagtandaan niya. Amen? Isipin natin ngayon paano tayo maging matured. Okay? Ano sabi sa verse? Mamaya punta natin yan eh. Sabi doon sa verse 13. Dito mo tayo sa James 1:4. May preaching na tayo dati dito eh. So anong ibig sabihin ng matured? Ito yung mga klase ng tao na yung mga asahan mo sa lahat ng bagay. Amen? For example, si Pastor. Sunday, ay nakalimutan kong ano. May san, no, may message. May church pala ngayon, si Pastor tulog pa. Uy! Andito na yung mga tao, tulog ka pa. Pwede kayo. Diba? O kaya si Brother Jason, tatay! Magiging doon yung mga anak natin. May pera ko ba dyan? Wala. Wala eh. Hindi pwede. Dapat maasahan ka pag tatay ka na, diba? So ito yung picture ng perfect na tao. Ibig sabihin ito, mature, hindi sinless perfection ha. Lahat ng tao nagkakasala. Pero pwede kang maging mature, pwede kang maaasahan. Gusto mo yung ganun, Benz? Yan yung pinag-aaralan natin, okay? So tingnan muna natin. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Ibig sabihin itong perfect, ibig sabihin matured, entire, buo. No? Yung iba sa atin, yung mga kilala akong ganun eh. Malaking kumita, mga lalaki. So may pera sila, pero pag disiplina sa anak, hindi alam. Hindi na alam gagawin. Pag may problema na, yung anak mo, nakibakla na ata, ay naku, wala akong magagawa dyan.
tatay ka, wala kang magagawa, di ba? Ang mali, di ba? So, ang taong mature, alam niya ang gagawin niya sa lahat ng sitwasyon, halos, at least, di ba? Hinahanda niya yan. So, siya ay perfect, siya ay matured, entire ka, buo. Pag sinabing one thing natin, wala siyang kulang. Di ba? Lahat ng bagay, alam niya. Okay, halos, at least. At sa Ephesians 4:13, ito nabasa natin kanina. Dito lang kayo, dito lang. Ephesians, ito yung binasa natin kanina. Ito, basahin na natin ngayon. Makinig, makinig. May umupo kayo na maayos. Tumahinap dito, kaya natin pinag-aaralan ito eh. Huwag na kayo maging bata. Amen? Amen. Nakita nyo ba si... Sino ba niya? Si Ate Jana nyo, di ba? Nakikinig lang siya, oh. Bakit kaya? Kasi alam niya, importante yung pinag-uusapan natin dito. Amen? May paikot-ikot ka pa dyan. Nakikita ka pa nung ano. Di ba? So, be no more children. Okay, sabi dito, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. So, yun ang ating objective. No, na maging mature tayo. Sa Genesis 6:9, tingnan nyo ito. Sino yung mga tinawag ng perfect ng Diyos? Dalawa lang yung alala ko eh. Pero si Daniel din eh, pero wala dito. So sa Genesis 6, sino yan? Si Noah. Sabi dyan, this is generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Kilala nyo si Noah? Bacha, kilala nyo si Noah? Noah. Noah's Ark. Sino yung Noah? Napanood nyo sa ano, sa Facebook. Anong ginawa ni Noah? Gumawa ng ark. Sinakay yung mga, ano sinakay niya? Mga sasakyan? Mga gamit? Ano sinakay sa ark na malaki? Mga hayop. Pero syempre, mga tao muna, di ba? Doon siya kasi kasikat sa mga hayop. Makinig lang, ha? So, ganun si Noah. Bakit siya pinagkatiwalaan ng Diyos? Gusto, galit na galit na yung Diyos sa mga tao kasi loko-loko. Tigas ng ulo. Pinatay ng Diyos lahat. Pera lang. Si Noah at saka yung mga kanyang pamilya. Di ba? So, bakit kasi? Kasi talagang perfect siya. Yung sabihin siya ay matured. May takot siya sa Diyos. Sumusunod siya sa Diyos. Kaya siya ay in despair. Niligtas siya ng Diyos. Halip na patayin lahat. Siya yung tinira. Di ba? Alala niyo pa ba yun? Kasi minsan sa mga kwento sa bata, hindi niya pinag-uusapan yung mga namatay. Pinag-uusapan yung mga hayop. Ay, daming hayop sa ark. Pero matinding kwento doon, yung namatay ng mga tao kasi tigas ng ulo. Okay? So, pwede po tayong maging mature, katulad ni, sinabi ni James, sinabi dito kay Noah, and sabi din sa Job. Sabi dito, kilala niyo si Job? Very famous. Kahit sa New Testament, siya ay binanggit. Diba? Sabi dito, there was a man in the land of Uz whose name was Job, that, and that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. Sabihin, talagang matured siya, ayaw niya sa kasamaan. Nakikita lang niya, masama. Ayaw niya niyan. Ganun tayo dapat. Konti pa lang. Nakikita mo, masama to, ayaw ko nito. At sabi dyan, siya ay may takot sa Diyos. Okay, alam nyo ba yung mga loko-loko ngayon? Kaya loko-loko yan, walang takot sa Diyos yan. Kaya isang magandang katangian ng isang maayos na tao, may takot sa Diyos. Amen? Yung tamang takot, ibig sabihin, ayaw mo magkamali kasi nga ang Diyos ay paparusahan ka. Kung hindi man, dahil ligtas ka na, yung ibang rewards mo, wala. Diba? Makinig ha, makinig. Kontrolin niya, mga bata, itong mga to. Inokontrol ko to. Pag nagaganyan ha, hindi na nakikinig yan. Kasi, ibig sabihin, ibang ginagawa eh. Ganun yan, ha? Nakinig lang, kaya niya yan. Ilang ano itong to? Tatlong oras lang tayo dito. Hindi, joke lang. So, sino yung mga perfect na binanggit ko? Dalawa? Si Noah, saka si? Si Job. Actually, pwede rin si Daniel. Hindi na nabanggit dito. Pero yun ang gusto natin mangyari sa atin, amen? Amen. Si Abraham, okay din niya, pero hindi na nabanggit. So ngayon, gusto natin maging ganun ang sabi sa Matthew 5:48.
Matthew 5:48. Ang expectation ba sa atin ng Diyos ay paisi-isi lang? Hindi, sabi niya dito, be ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect. Sino ba ang Diyos? Sino ba ang Ama ang Diyos? Siya yung talagang Diyos, di ba? Ama sa langit. Sabi dito, kayo ay maging ganun din. Kaya mo ba yon? Hindi mo absolutely kaya. Walang katulad ng Diyos. Pero sinasabi dito, maging ganun tayo. Sabi dito, alamin mo, iniisip ng Diyos, ano yung mabuti sa Diyos, alam, ano yung masama sa Diyos. Pag alam mo yung ayaw ng Diyos, iwasan mo yon, di ba? Alamin mo rin. Okay? Then, last, ito naman ay mga pastol. Okay? Ano yung expectation sa mga pastol? Sabi sa 2 Timothy 3:16, alam niyo yun, di ba? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, yung, especially nga yung pastor, dapat ganun siya. Ngayon, paano siya gagayain kung di siya mature, di ba? So, pero, so, hindi naman ako pastor eh. Pattern nga yun eh. Di ba? Kaya si Jesus Christ, lagi natin sinasabi, gayahin natin si Jesus. Siya ay nagtiyaga, gayahin natin siya. Siya ay maka-Diyos, masunurin sa kanyang tatay, gayahin natin siya. So, ganun yung pag-usapan natin ngayon. So, dahil medyo simple lang actually ito eh. Sa mga bata, ano na lang, para simple niya sa inyo ha. Para paglabas nyo dito, may natutunan kayo. Amen? At ano yung mga iiwasan nyo na lang? Ginawa natin simple para sa inyo. So, may lima lang akong points dito. Ano yung mga iwasan natin para hindi tayo magkaroon ng parang mga bata tayo? Ano yung meron sa bata? Diba, nakakatawa ba yung mga bata? Like ha? Opo. Minsan, di ba? Pag gumagawa, sumusunod sa Diyos, sumusunod sa mag-unang, nakakatawa yan. Eh paano pag sinisira na yung electric fan? Nakakatawa ba yun? O kaya yan, no? Ginaganyan, kinukot-kot. Ang hirap ilagay niyan eh. Ano pa? Eh, dito si... Sino ba? Ano, si Jared, nag-iikot dito. Nakakatawa ba yun? Hindi nakakatawa yun, kaya dyan pinapalo, di ba? So, tingnan natin yung mga bata, tingnan nyo yung mga kaugalian, yung karakteristik ng mga bata na dapat nyo iwasan. Again, hindi lahat ng bagay sa mga bata masama, okay? Sabi nga nila, ikaw, nakakatawa mo sa mga bata, di ba? Kaya nga tayo may anak, dadagdag mo tayo, nakakatawa ang mga bata. Pero, ito yung mga hindi natin dapat gayahin sa kanila, okay? So, number one, yung kaninang pinaka-verse natin, actually, ito yun. At ito yung may aral din kahit sa mga matanda, especially, actually, naisip ko nga ito dahil kay dito sa mga bago natin. Nakausap kasi mama ni Rika eh. So, sabi dito, that we henceforth be no more children, sa Tagalog, na upang hindi na tayo maging kagaya ng mga bata. So, ito yung mga hindi maganda sa mga bata. Tandaan yung mga bata, normal sa inyo to, pero kailangan yung alisin. So, unti-unti yan. Unti-unti. Tulad yan, tatayo na naman. Diba yan? Si Aiden, maliit pa kasi yan eh. Tingnan mo. Palo yan mamaya. Number one, sabi sa 14, and carried, sorry, toss to and fro. Okay? So, kunwari, ito. Hindi naman totoong Bible to, ha? Ito ay mga peking Bible. Okay? So, ay, may Bible. Hanggang ko na nga. So, pakisipa nga yun dito. Pakisipa nga. Sige nga. Lakas. Ngayon, kailangan nyo maging makulit. O, yan, di ba? Uy, ay, ito yung ano, Bible. Ay, pakibato nga, pakibato. Bakit walang magawa yung ano, yung libro? Kasi peke. Kasi peke. Tsaka bagay lang siya, di ba? So, yung mga bata, kinukumpara ngayon sa mga bagay na tinatangay ng hangin. Ito, tinatangay ng hangin to, pero yan. Tatangay ng hangin yan eh. Yung mga papel, di ba?
yung mga bagay na magagaan. Tinatangay ng hangin. So, ganun ba yung mga bata? Sino yun? Di kaya tangay ng hangin to. Diba? Pero yung mga patpatin, actually, ano to ay, sa doktrina to, ibig sabihin, ang dali niyong lukuhin. Diba, mga bata, inuuto-uto kayo. Yun ang term natin mga sa mga bata, eh, diba? Ah, uto-uto si ano. Sabi ko, sinabi si Aiden, Aiden, sabi ni kuya mo, ah, sabi ni tatay, punta ka doon. Hindi naman pala, diba? Kaya sabi ni Aiden, di ba punta siya? Yung pala, hindi. Diba? So, bakit ganun yung mga bata, ang daling utuin? Ha? Kasi hindi pa sila marunong. Diba? Ganun ang bata eh. So, paano kayo ngayon, tinutulad kayo sa kahit anong bagay na kayang-kayang itapon, salingin, diba? Humangin lang, pumunta ka na dun. Sinabi so, si Kristo ay Diyos. Oh, tama. Si Kristo ay tao lang. Ah, ganun ba? Sige. Si Kristo ay, ang sabi niya ay ganito, ganyan. Kung ano yung una sabihin sa inyo, naniniwala na kayo. Di ba, ganyan kayo mga bata eh. So, paano kayo hindi magiging ganun? So, number one, may na-note lang ako dito. Sabi dito, realize that there are evil false teachers, false brethren, and liars. Alam niyo yung liars? Mga sinungaling. So, dapat alamin niyo yan. Di ba? Si Rika ito, mga bago sa atin. Matanda, malaki-laki na si Rika. So, hindi ko pwede sabihin kay Rika, maniwala ka sa lahat na sinasabi ko, ha? Kasi nag-iisip na yan, eh. Alam niyo yan, may naka-meet ka na ba mga sinungaling? Niloko ka? Ganoon na ba? Niloloko ka? Wala pa. Lagi ka lang mo sa bahay. Ayun, kaya pala eh. Pero pag laki-laki mo, di ba? Pag nagtatrabaho ka na, may pera ka na. Yung mga nagbebenta sa'yo, sabihin, o ate, matibay ito, kahit 10 taon, di maisira ito. Bibili ka naman, di ba? So marami sinungaling sa mundo. Especially sa pananampalataya, kasi napaka-importanteng bagay na to. Okay? Kaya ang dami kaya pinag-usapan natin kanina, yung mga churches, di ba? Pinag-usapan sa Sunday school. Ang dami niyan. So, number one, para ikaw ay hindi maloko, dapat ma-realize mo, may mga sinungaling dyan, lolokohin ka. Ngayon, sabihin ko, pastor, wala naman akong na-meet pay kasi lagi lang ako sa bahay. Maganda yun kasi, actually, mahal ka ng magulang mo, pero kahit mga magkakapatid, naglolokohan kayo eh. Di ba? Si Harvey, hindi mo ba niloloko si JD? Minsan? Tama ba kayong magkapatid? Minsan, niloloko mo, di ba? Biruan lang naman, pero hindi rin. Minsan, pag ano, itong mga to, mga anak ko minsan, naglolokohan sila eh. Tawag ka ni tatay. Paglapit, di naman pala. Maasaran lang. So, ngayon, alam nyo na yung mga sinungaling. Anong gagawin nyo? Marami pala sinungaling sa mundo, sa labas. Ano gagawin mo? Mag-iingat ka. Amen? Kaya hindi maganda yung katulad ng ito, sinisipa-sipa lang. Gusto mo ganun nga ba? Diba? Ngayon kayo kasi, mahal kayo ng magulang nyo, hindi kayo gagawin ganun, diba? Pero pag sa labas, paglabas nyo na, ang matanda na kayo, diba? Minsan nga, pati sa sukli, lulukuhin kayo, diba? Alala ko, nung bata-bata ako ganun, sa jeep, kaya muna mga na-encounter ko kasi gumagala-gala namin ako. Eh, medyo malayo. Loko-loko yan eh. Lalakasan pa yung sounds. Nasa sakay ba kayo doon? Mga bata pa talaga. Nung kami eh. Yung mga patok, di ba? Style nila eh. Lalakasan nila. Wala ka ng sukli doon. Eh lang naman, yung sukli po, lalakasan pa yung ano. Buti nga ngayon, hindi na sila pwede. No? May iba, matinong naman yung iba. Pero, ganyan po yan, manloloko. Hindi kayo kumbinsido eh. Babang gusto kong bigay sa mga bata. So, yun lang. Wala pa akong maisip ng mabata niya pa. Pero, maraming manloloko dyan. Amen? Lalo dito. Ang Bible, punong-puno, pag binasa niyo yung Bible niyo, yung totoong babasahin niyo, si Jesus mismo, ang dami niya kalaban. Pinapatay nga siya, di ba?
Ang dami, walang kasalanan si Jesus, pinapatay siya. Paano nangyari yun? So, ang daming galit sa kanya. Pag ikaw ay lingkod talaga ng Diyos, medyo matindi yan eh. Nakakalaban mo yung mga anak ng demonyo, tsaka yung medyo nadadala nila. Kaya mag-ingat tayo, amen? Mga bata, pagandaan nyo yan. Tandaan nyo, may mga sinungaling, dapat, paano nyo pagpagandaan yan, alamin nyo yung totoo? Pag alam mo yung totoo, pag nagsabi sila ng mali, alam mo na. Hindi ka basta-basta maloloko. Na ganun lang yun. So, number two, ano pa yung mga karakteristik ng mga bata na iwasan nyo? So, sabi ko lang sa verse 2, with all loneliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. So, ang kausap ni Paul dito, mga church member, hindi na mga bata, pero may mga katangian yung mga bata na ginagaya ng matanda. Okay? Kaya sinasabi ni Paul, kayo ay maging, pag sinabing loneliness, ibig sabihin, huwag kayong mayabang. Okay? So, number two, katangian ng mga bata, minsan mayabang eh. Bata ka pa, nagtakwan ka lang sa klase nyo, kala mo yung mga matanda, pwede mo sabihin, oh, ikaw, takwan ka ba? Hindi, oh, sige. May mga ganun bata. Siguro kayo, hindi, kasi nasa church kayo eh. Pero may mga ganun. Kaya hindi nyo ayaw mag-church. Kasi mayabang, alam na nila lahat eh. Ayan, so, nakuha nyo ba yun? Sino mayabang dito? Wala naman magsasabi. Yung mayabang, di yung magsasabi mayabang sila. Pero, makikita mo yan sa poma, sa gupit, sa ano pa? Sa pag-uugali. Kasasabi mo lang, umayos ka! Ayoko. Ayan, makikita mo yung mga batang mayabang. So, kaya ang nagtutuwi dyan, yung magulang. Pag yung magulang mo, hindi ginagawa yan, sabi mo, si pastor, ay galit. Sino may mali? Si pastor, yung magulang mo, hindi kasi nanay sa correction. Sige nga. Hindi ko sinasabi, huwag yung mali yung magulang nyo. Mali nyo, pero alamin nyo rin yung tama sa mali. Ang bata dapat sinasanay na maging maayos sumunod, huwag mayabang. Amen? So yun, kaya pinapalo minsan, di ba? Magkailangan. Sabi dyan, itong dapat tayo, ha? Huwag tayo mayabang with loneliness and meekness. Number three, ano pa yung mga bata? Impatient. Ano yung sabi impatient? Tagal naman. Yung sa ano yung pari, pag nag-preach yun, 30 minutes lang eh. Sa baptist, isang oras. Kailan ba ako kakain? Kailan ba tayo aalis? Kailan ba tayo matapos? Di ba? May kanta nga yung, ano, yung nursery rhyme, yung pinapanood ni Aiden. Nasa sasakyan sila, nag-drive sila, di ba? Alam niyo yun? Are we there yet? Not yet. Are we there yet? Katatapos pala magtanong. Wala pa, wala pa. Ano ba tayo? Wala pa nga eh. Ang kulit eh, no? Impatient ang mga bata. So, iwasan natin yung mga bata, amen? Pag pinagantay kayo, kaya nga ang ganda, makasanay kayo sa church. Naghihintay lang kayo. Siguro hindi nyo naitindihan lahat, di ba, RV? Hindi kayo sanay, alam ko ha. Kaya nga, kaya medyo inaano kayo eh. Alam ko hindi kayo sanay. Kasi sabi sa Bible, dapat matuto tayo maging patient. Kasi wala namang ibang dahilan, wala namang ibang paraan, I mean, para matuto kayo, di ba? Like ha? May ibang paraan ba na matuto ka ng patience kundi subukin yung patience mo? Yun lang yun eh. Paano ka matututong mag-umupo dyan at makinig? Eh di mo umupo ka tsaka makinig. Diba? Nahihirapan ba kayong umupo? Ako na yung nahihirapan. Nagtuturo na ako, magsusisita pa ako. Tapos iisipin ko pa kung ano yung tamang sasabihin, diba? Kaya kanina pa ako bulol-bulol dito eh. Nasabay-sabay eh. Diba? Mas mahirap magsalita. Naisip ko ba, ang tama yung sabihin ko. Eh, naka-record tayo. Eh, may mga kalaban tayo dyan. Di, tapos tayo. Pag nagkamali tayo, men. So, mas mahirap magsalita kayo. Nakaupo na lang, utang na loob. Amen? Makinig naman, amen? So, yun ang ano, mga bata, una, hindi makapag-desisyon, indecisive, number one. Number two, proud, mayayabang, hindi lahat ha. Pero may kayabangan din kayo pag nakita nyo sa ibang tao, lalo tayo mga lalaki.
Nakita mo yung si Kuya, ganyan. Ang tindi ni Kuya, siga-siga. Gagayahin ko si Kuya, gagawin mo ba yun? Pag mayabang na, huwag mo nang gayahin, di ba? Lalo ito si Michael, laki ng katawan nito. Baka siga-siga ka pag laki mo. Magsisiga ka pa? Magsisiga ka na lang, no? Na, ano? Pero yung siga-siga, pangit yan, ha? Yan sabi dyan, long-suffering, maging mapagpasensya tayo, forbearing one another in love. So sabi ng mga pastor, ang mahirap talaga sa mga pastor, hindi naman yung preach eh. Ang mahirap yun, ang dami mong makakasala mo ang tao, iba-iba ugali. Tuturuan mo, ito yung tama, nasa Bible na yan. Pagdududahan ka pa. So ngayon, pagtsatsagaan mo lahat yun. Ang hirap nun. Mga bata. So, pero ang isang taong mature, ginagawa yun. Amen? Kahit mahirap, magtsagaan. Kasi kailangan. Amen? Number one, indecisive. Number two, proud. Huwag kayong mayabang. Impatient. Dapat maging patient kayo. Long-suffering. Pagtsagaan nyo si pastor. Hindi ko maintindihan. Hindi si pastor lang yung problema. Bata ka pa kasi. Pero habang nag-aaral ka, dumadami knowledge mo, yung mga terms, naintindihan mo. Later, makikita ko pagkasintanda ka ni Brother James. Tama, amen. Naintindihan mo na, amen. Nakita nyo na. Number four, last na to, second to the last. Aga pa nga eh. Sabi sa verse 3, sabi dito, endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. So isa sa mga ginagawa daw dapat natin. Pero ang mga bata, okay, nagkakaisa ba yung mga bata? Minsan, depende sa leader eh. Pero pag kayo na lang, nagkakaisa ba kayo? Diba, kanya-kanya lang nga kayo eh. Diba? Kasi kawawa yung mag-isista ko na, sila ikaw lang. Oh, okay, maingay. Lolokohin lang yan ni Miguel. Yan o, diba? Ganyan yan mga bata eh. Kaya kailangan may mag-lead sa inyo. Pero, pag laki-laki nyo, ano yung dapat magkaroon kayo? So, number four, ang mga bata, walang unity yan. No unity. Kaya dapat, kayo ay magkaroon ng unity. Sabi sa verse 13, ganun din eh, oh. Till we all come in the unity of the faith. Sa Tagalog, hanggang tayo ay magkaisa sa pananampalataya at in end of the knowledge of the Son of God. Ibig sabihin na, makilala natin si Jesus at nagkakaisa tayo sa pagkakilala sa Kanya. Nabanggit ko kanina, di ba, Iglesia ni Manalo, ano sabi? Si Kristo ay tao lang. Napakalayo, ang linaw na sa Bible, Diyos nga siya, anak siya ng Diyos. Bumaba siya dito, nagkatawang tao. Iba yung tao lang, iba yung Diyos, nagkatawang tao, di ba? Mayroon ba itindihin yun? Mabili lang maitindihan. Eh, nakinig sila doon sa leader nila eh. Diba? Kaya tayo daw, tayo mga tinuturoan dito, baka marinig nyo yung tinuturo nila. Ano yan si Jerry? Ang nahirapan ka dyan. Gusto sabihin, yan. Pag narinig nyo yung tinuro nila, eh, sabi sa Timoteo, si Kristo ay tao. Eh, tao naman talaga siya, di ba? Pero hindi lang siya tao. Hindi nyo ba yun? Siya ay Diyos, nagkatawang tao. Pwede tao na rin siya, tama ba? Lalo naman dito siya sa lupa, pinako. Sinong pinako? Siyempre, yung katawan ni Kristo, di ba? Hindi mahirap yung pero pag nakinig ka sa mga ganyan, tapos ka. Ngayon, tinuruan ka ng ganun. Eh, tinuruan ka din ni Pastor, si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao. Alam mo na ngayon, hindi ka na magkakaroon ng disunity. Eh, ayoko na dyan kasi sabi dito, si Kristo ay tao lang. Eh. Pero pag nakikinig ka, alam mo yung totoo, iniintindi mo, magkakaroon tayo ng unity. Ito ba yung unity? Isa. Pag sinabi unit, isa, di ba? So magkakaroon tayo ng unity pag tayo natuwa at tayo nakinig. Pero yung mga bata, hindi. Kanya-kanya tayo. Labo-labo. Kahit yung mga matanda, pag walang maayos na leader, labo-labo. Pag wala kami, minsan sa tabaw, pag walang maayos na document, anong proseso natin ngayon? Nagbago na naman eh. Pag walang sinulat yan, malabo yan. Kanya-kanya yan. Isang madaling bagay na gawin. Paano gumawa ng lamesa? Ang dali lang yan eh. Pero pag hindi mo nilinaw, walang pagkakaisa, magulo. Diba? Try natin si ano, nagkagulo daw sila doon, ano man yun. Hindi ko alam. Pero ang hirap ng magulo, kaya tulad nito ngayon, nagkakagulo na naman.
Minsan mag-ano kayo, minsan mag-ano tayo. Seating arrangement. Si Laika talaga, na-observe ko to. Ano to eh. Hindi ma-ano eh. Pero pinetray niya na, Laika. Yun niya yun eh. Subukan mo, ano, makinig lang. Focus. Ha? Focus lang. Oh, yun ako. Patay. Oh, tama na, tama na. Okay, tayo ay magkakaroon ng pagkakaisa pag iisang pagkakilala natin sa Diyos. Eh, isa lang naman ang Diyos. Balikan nga natin yun. Ang sabi dyan? Sabi dyan, oh. There is one body, one spirit. Isa lang yung sinusunod natin. Isa lang ang Diyos. Isa lang ang pananampalataya. Ang bautismo, isa lang naman yan. O, ba't kayo nagkakagulo? One God and Father of all. So, sayo nga, again, sa isang tahanan, iba din sa bahay namin, walang gulo dito masyado. Okay? Kasi hindi yung mag-iisip yung, ano magagawin natin ngayon? May church ba ngayon? O wala. O, botohan tayo, ha? Walang ganun. Alam na nila. Gusto rin tatay pag Sunday church. Thursday church. Diba? Kasi isa lang yung tatay. Ngayon, tayong kalahatan, isa lang tatay natin, diba? So, wala dapat kaguluhan. Amen? So, number one, mga bata, iwasan nyo maging indecisive. Tinutulak-tulak lang kayo. Pag nag-mature kayo, dapat din nyo mapayagan yan. Alam mo yung pupuntahan mo, pag gusto mong pumunta, sa church, walang ibang makakapigil sa'yo. Amen? Paglaki nyo yun, ha? Kasi bata pa kayo, eh. Pag sinabi ng magulang nyo, huwag kayo mag-church, sumunod kayo. Okay? Pero paglaban nyo rin, sabihin mo, Nay, gusto ko dun, eh. Amen? So, number two, proud. Huwag kayong mayabang. Pangatlo, impatient. Number four, no unity. Hindi yan maganda. Amen, mga bata? And lastly, marami pa ito, pinutol ko na lang kasi ang haba na eh. Ito sabi sa 15, pakibasa nga, ready, go. As speaking the truth in love, we grow up unto Him in all things, which is the head, even Christ. Ayun, paano natin magagawa lahat to? Pansinin nyo ha, pag hindi ka makapag-decide, pag mayabang ka, wala kang pasensya, walang unity, anong makakapag-isa dyan? Pwedeng pag-ibig, pero yung katotohanan doon, especially ngayon mga bata, iba sa inyo, sinungaling. Diba? Kaya minsan, ilang beses kang tatanungin eh. Oh, nagbasa ka ba ng Bible? Nagbasa ka ba ng Bible? Opo! Hindi nga, yung totoo. Konti lang. Hindi, yung totoo talaga. Actually, hindi. Mga ganyan eh. Minsan, lumalaki kayo, inaalam nyo yung gusto makinig ng mga matanda, yun ay sasagot nyo kahit hindi naman. Yung sabi dito, kahit dapat lagi tayong may katotohanan. Sa lahat ng bagay, maniwala kayo mga bata, kahit kailan di mo kailangan magsinungaling. May mga ganyan, nagsasabi, eh, kailangan minsan magsinungaling ka. May mga kwento pa dyan, kunwari, paano, papatayin yung ano mo. So, may mga ganyan kwento. Papatayin yung ano, yung magulang mo, kunwari, pag sinumbong mo sila, tinatanong ka ng kilil. Sabi, sasabihin mo ba na nasa loob yung ng bahay yung magulang mo? Kaya ibig sabihin, dapat minsan magisinungaling tayo. Yun yung conclusion nila, mali. Meron bang kahit anong pagkakataon na dapat magsinungaling ka? Ano? Ano yung pagkakataon na dapat magsinungaling ka? Meron ba? JD. Dapat magsinungaling ako. Meron bang ganun? Wika. Meron bang tamang dahilan para magsinungaling? Ha? Ashley, ito, top one. May tamang dahilan ba para magsinungaling? Wika. Meron, ano? Pag sinabi sa akin magulang ko, may naniningil. Wala ako dito. O wala daw po siya dun eh. Laika, mayroon bang pagkakataon? Tamang pagkakataon na magsinungaling tayo? Wait, Chelsea. Ano yun? Pamela.
Meron ba? Lian. Joshua. Nagsidungaling ako, tama lang yun. Meron bang ganun? Jasin. Jackie. Rachel. Sagot. Ayoko nang bumalik dito, tinatanong ako. Para sa inyo yan, ha? Recitation, tsaka para naitindihan nyo, okay? Hindi namin kayo pinapahiya. So ano nga yun? Ano yung tamang, yun nga, pagpapatayin na eh. Papatayin. Andiyan ba yung mga papatayin ko? Naku, mag-isidungaling na ako. Ganun ba yun? Eh di ka naman di magsalita eh, di ba? Oh. Alam nyo, maraming mga manluloko ganyan. Kaya nga dapat maging matalino ka. Kaya mga bata, ilang oras tayo, sabi kasi ako, nagsimula ako sa church, 21 ako. Nibaptize. Lumalis ako sa church kasi nag-start na kami dito eh. Ilang taon yun? 17 and a half. Tagal. Pero kailangan ko yun. Wala akong, hindi ako nagsisi dahil nag-church ako. Kasi may mga aral hindi mo kayang aralin at matutunan pag wala ka sa church. Amen? So katulad yung bagay na yan. Kahit yung ibang pasto, sasablay dyan eh. Oo, wala kayo. So, patalinuhan lang. Si Jesus, ilang beses tinanong, di ba? Tinatrap siya, naalala niyo yun? Gagawa tayo ng sitwasyon na dapat magsinungaling siya o kaya magsabi siya mali. Anong ginawa ni Jesus? Nagsinungaling ba siya? O, in-steer niya, di ba? Sa tamang usapan yung mga tao. So, yun yung sinasabi ko mga bata, medyo lumalim tayo. Pero tandaan nyo ito mga bata, wala! Walang dahilan, walang tamang dahilan para magsinungaling. Sinungaling nga yun eh. Eh paano pag ano, wala na akong trabaho. Wala na ako ng pera pag, pag hindi ako nagsinungaling. Ano natin, nagbe-bent. Sabi sa akin nanay ko, magbenta ka ng ano ha, ng ano ba yung matinatanong? Ng isda. Sabihin mo, sariwa yan. Pero hindi pala. Eh, pag hindi ako nagsinungaling, hindi walang bibili. Hindi ganito gawin mo, next time, magbenta ka na ang sariwang isda, tapos. Ganun yun. Diba? Ano pa? Ano yung mga madalas nagising wala yung mga bata? Hindi nga, bigay kayo. Nag-aral ka ba? Nako, lalo ngayon, mga online. Bira, nag-aaral, cellphone ang hawak. Ah, nag-aaral yung anak ko na yun. Kahit kami ngayon, online kami. Nakakatukso na mag-YouTube, Facebook. Diba? Yung disiplina yan, mga bata, amen? Ganun yun. Bata pa kayo. Yung MLS, sinasabi ko nga sa inyo, dati, alam ko yan. Ang uso dati nung panahon namin, ano, StarCraft. Ang bira. Yan ang pinanggalingan yan. Yung mga publisher niyan, yan. Pero nung tinitingnan ko, alam mo yun, StarCraft? Hindi, matagal na yun eh. So nung inisip ko lang, pakinggan nyo ito mga bata, di tumatadala, lalo si Pastor, ganun din, inaasar-asar kami. Ano ginagawa lang mga bata? Laro kayo, laro! Ganun. At syempre, mag-iisip ako, matanda-tanda, may asawa na nga ako nun eh. So, tingnan mo ano ba yung naka-accomplish mo sa paglalaro. Ay, naka-level 50 po ako. Ngayon, ano naman? Diba? May papalit mo ba yun sa tindahan? O, level 50. Pero actually ngayon, may championship din sila dyan, diba? Mga e-sport na ngayon eh. Kaso, pag naging champion ka nga doon, nanalo ka ng 50,000. Alam mo, malaki yung 50,000. Ngayon, alam ko, yung iba dyan, may mga test na yan. Pero ang pangit naman nung yung buhay mo, din nilaan mo sa paglalaro, di ba? Kaya kasi sabi natin, yung sinabi ko na si nanay, ang buhay niya ng nanay, pag nanay ka, nakadevote sa mga anak mo. Hindi mo kailangan ng laro. Ay, hindi, ano lang naman eh, hugas lang pala ng pwet eh.
Kaya ko yan. Hindi ko na kailangan mag-college yan eh. Eh, magtuturo ka sa mga anak mo. Sige nga. Eh, kung di napahiya ka sa mga anak mo. Hindi mo alam yun. Eh, dahil alam ng anak mo eh, si nanay pala, hindi rin nag-aaral. Hindi naman mag-aaral. Ano pa, mag-aaral, di ba? O, di pare-pareho na kayong ano. Nakita niyo yan? Tapos nung mag-aaral tayo ng Bible ngayon, walang maniwala sa atin kasi binigyan tayo ng Diyos pagkakataong mag-aaral, di pala tayo nag-aaral. Sino maniniwala sa atin? Diba? So, again, yung iba maniniwala, pero hindi ganun karami. Nagawa nyo ba yun? So, again, hindi kayo pagbabawalan dito kasi sarili-sarili tayong utak, pero tuturo natin yung tama, pag ayaw parisundin, may paglalagyan ka sa Diyos. Yun ang sabi ko sa atin. Dahil, pagligtas ka na, ang ginagawa natin, di ba, ba tayo naglilingkod para sa rewards? Para matuwa ang Diyos sa atin. Pag natuwa ang Diyos sa atin, mas marami tayong rewards. Pag tayo nasa langit na, sa millennium reign, millennial reign, gusto mo ba, nasa langit ka kaso, basurero ka? Gusto mo ba yun? Ay, nasa langit naman ako. Tama yun, maganda yun. Kaso, mas, hindi mo ba gusto, mas ano ka, di ba? Ikaw yung ruler, di ba? Ikaw yung namumuno. So, dapat, mas maganda yun. Amen? So, kaya, mga bata, itong isang bagay na to, gawin nyo lang to. Ito yung nag-lead sa akin sa maraming bagay. Huwag ka magsinungaling. Yun lang. Eh, kailangan ko magsinungaling kasi mapapalo ako. Pero pag ginawa mo rule mo sa buhay na hindi ako magsisinungaling kahit napalo ako, eh, hindi ka nalang gagawa ng bagay na papaluin ka. Diba? Naintindihan nyo ba? Pag ginawa nyo yung rule nyo sa buhay ito, pag hindi ako nag-aral, papaluin ako. Eh, magsinungaling na lang ako. Eh, kaso, hindi pala dapat magsinungaling. Diba? So, anong gagawin mo ngayon? Mag-aaral ka na lang. Nakuha nyo ba yun? Ganun nyo. Kaya ito lagi. Isipin nyo, pag nagsisinungaling ka, ayaw mo makita sa ibang tao. Tapos gagawin mo rin. Diba? Kaya ako, mas malakas yung palo ko sa mga anak ko pag nagsinungaling. Minsan, gusto ko na, nabasag yung kung ano. Sino nagbasag nito? Si Shana. Eh, sinungaling pa kayo. Mas malakas ang palo doon. Amen? Tandaan nyo yan. Gawin nyo na lang, huwag kayo magsinungaling. Dahil pag hindi kayo sinungaling, pag gawin mga katotohanan, mga bata, bata pa lang kayo, lumaki kayo, nasanay kayo, hindi ako magsinungaling, hindi ako magsinungaling, kahit anong mangyari. Magagawa mo nga ito lahat eh. Okay? Itong mga sinabi yan dito, magiging humble ka. Diba? Sa tabao, especially, sinong gumawa nito? Pagalingan na yan eh. Kahit hindi ikaw, sinungaling ka. Para lang masabing ikaw yung magaling. Kasi proud ka kasi. Gusto mo ikaw yung magaling, eh hindi ka naman ganun kagaling. Magsabi ka lang ng totoo, magiging humble ka. Amen? Isa sa mga na-encounter ko ito, sa soul winning. Ang hirap maligtas sa ibang tao. Kasi sa halip na aminin nila, hindi ko alam, hindi ako ligtas. Hindi ko alam. Yung church namin, mali. Sa halip na aminin na ganun, anong gagawin? Hindi, tama kami. Ano yung tuturo sa inyo? Eh, sabi nga sa Bible, mali yan eh. Hindi pa rin, tama pa rin kami. Ang hirap nun. Kaligtasan na ng kaluluwa mo. Kaligtasan na ng kaluluwa ng mga anak mo. Nisinungaling ka. Nakita niyo yun? Maliit lang yan sa ngayon, lalo kasi yung mga magulang ngayon, hindi kayo sinasanay. Ay, maliit na kasalanan, mga bata pa naman yun. Hindi nga eh, nag-uumpisa yan sa mga bata. Pag bata ka pa, sinungaling ka na, ano, tuloy-tuloy yan. Tapos hindi kasi sinasabihan, masama yan. Hindi kasi sinasabihan, masama yan, ah, uy, masama yan. Hindi kasi sinasabihan ng gano'n, mag-ingat ka doon. Pero yung mga politiko natin ngayon, mga sinungaling eh. Alam nyo ba yung nangyayari ngayon sa gobyerno natin? Ang laking pera, nawala. Kaya nagtitiwala tayo, bayad tayo ng bayad ng tax dyan eh. Lalo kami, alam nyo, magkano ang tax na binabawa sa akin? Secret. Mabubuhay na kayo. Kahit dalawang pamilya, mabubuhay na. Inibigay lang sa gobyerno. Bakit? Para ayusin nila, gamitin nila sa tama. Tapos mawawala, ay, nawala po eh. Hindi namin alam kung nasaan. May nagnakaw na nun. Nagtindihan niyo ba mga bata? Kayo ba natutuwa yung magulang niyo pag nagnakaw kayo? Pag nagsinungaling kayo?
Di ba? Pero yun nga, yung ibang magulang kasi ang ihina din. Sabi sa Bible, paluin yan. Para hindi masanay magsinungaling. Pag malaki na. Kaya ngayon, kaya tayo sabi dito, para takot na yung mga bago natin, hindi ako galit ha. Ganito ang Baptist preaching, amen? Ganito yun, hindi ako galit. Pinupunto ko lang. Amen? Ganun yun. Kaya, kaya mga bata, huwag na kayo maging bata. Amen? Be no more children. Huwag nyong mahalin yung pagkabata nyo. Ang mahalin nyo, katotohanan. Ang mahalin nyo, salita ng Diyos. Hindi yung, makulit ako, basta makulit na ako. Period. Hindi. Sanayin mo yung sarili mo. Amen? Mas makakabuti sa iyo yun. Like ka. Mas makakabuti sa iyo yun. Isipin mo rin, isipin mo rin. Ano yung maganda? Masanay akong, ha? Oh, laro na naman. Eh, magulang ko nga, daw tinutulungan ganyan eh. Kaya nga, sino bang magulang mo kung ligtas ka? Sino magulang mo? Sabi sa Bible. But as men as receive Him, diba? Give Him power to become the sons of God, ye are born again. Sabi dito, ang tatay mo, sabi sa Romans 2, sino? Ang Diyos. Kung Kristiyano ka, kung sino susundin mo ngayon? Eh, hindi mo sinabi sa magulang mo eh. Sino magulang mo? Spiritually. Ang Diyos. Amen? Kaya yun. So, sana makabalik-balik si na Rika. Ang mahalin nyo, gusto kong mahalin yung salita ng Diyos. Dahil marami tayong kalaban dyan. Yung binabanggit nga natin dito, yo. Pag binasa nyo itong Ephesians po, puro mga, nasabi dito kanina, by the slight of men. Ibig sabihin, mga loko-loko talaga to. Kunwari, hindi kayo niloloko, pero niloloko na kayo. Yun ang ibig sabihin na slight. Ang galing, ang talino. Cunning craftiness. Talagang manloloko, amen? So para hindi kayo maging parang bata na sinisipa-sipa, amen? Anong mangyari sa inyo dapat? Pinakita sa atin ng Diyos yung picture ng isang matured na tao. Matalino, nagdi-decide ng maayos, humble, okay, may pasensya. Pag kailangan ng pasensya sa pag-aaral, kailangan ng pasensya eh. May unity dapat. Sa, ang nag-unite ka sa tama, sa tamang tao, sa tamang doktrina. At syempre, dapat ano ka, makatotohanan ka, amen? Pinaka-basic. Makatotohanan ka, untruth. Yung mga bata, yun, sino ka, untruthful. Amen? So, huwag na tayo maging bata, mga bata. Eh, bata pa po ako eh. Pero sa utak dapat, sa maturity. Ang una nakikita ko sa inyo, ganun, attend lagi. Pag andito ka na sa church, umattend ka rin sa pakikinig. Baka naka-attend ka, nakaupo ka nga dyan, yung utak mo nasa sa palabas, sa games. Diba? Umattend ka ba ng linggo? Alam mo yung preaching, hindi. Kala ko, umattend ka. Eh, yung utak mo pala nasa ano? Nasa ibang lugar yung utak mo. Yung mata mo, nakatingin ka sa akin ganyan, pero tulog ka pala. Ha? Huwag ganun ha. Okay, let's pray. Panginoon, salamat. Napaganda pa yung sinasabi, kahit ito po yung sa mga church member na, mga matanda na po ito, minsan nagagaya kami sa mga bata. So we pray na hindi na kami maging bata, kami po yung mag-mature, at ito yung prioritize namin, Panginoon. Bilang mga bata na maganda namin, kami po yung maiging, ano din, mga grown-ups, kami po yung magtiwala sa inyo, paano kami, una, mag-attend muna ng church, mag-attend ng pagbasa ng salita, basahin namin, attend ng church, makinig, magtanong, para kami nga naman po ipakalugdan nyo, the latter end, we pray na kayo po lagi malulati sa iyong buhay, mga batang ito, gabayin nyo po, Lord, alam, minsan mahirap sa kanila, iba yung sinasabi sa bahay, iba yung sinasabi sa church, iba yung sinasabi sa Bible, so we pray na kayo po magagawa, Panginoon, tumagal sila sa inyong manambahan, sa inyong church, Lord, we pray kayo po malulati, in Jesus' name we pray, amen.